Nung gabi, nandito kami noon, sir. Nakaupo kami. Nung gabing nagkaroon ng putukan doon, nandito po kami. Yan, nandito kami. Maya-maya, may dalawang motor na dalawa. Sumunod, dalawang putok ulit. Hanggang sa nakita namin nga yung pangatlong motor, paliko na rin. Dito lang po siya sa Tanod, sa barangay po. Tanod po siya, deputy po siya. Sa aking pagkakakilala, mabait po yan. Sa kaaway, wala po. Wala pong kaaway yan. Kaya hindi ko alam kung ano po ang dahilan, kung anong pagkakaano niyan. Yun ang maisasagot ko po sa inyo. Ano mo yan? Kontata na yan. Sir, mauli lang o pangalan mo na? Pangalan niya. Kaya nga, pangalan mo na. Ito, sa Liguran. Sa Miguel. Ito lang yung mga kasama siguro. Tatawagan niyo. Sabay lang kayo sa pasitipis. Kaya hanggang ilang araw po yung? 10 araw. Hindi po pwede sa 23 kasi may hinaantay pa po. Yung 23 na yung patay, yung gamot niya na yun. Para sa buro lang, 10 araw. Kasi patulukan mo man yan, wala nang tatakbuhan yung gamot kasi yung laman ng tao ngayon, matigas na. Kasama po kung ano? Dito po, mamamuhin po ako nito. Pira. Pira, pwede ako mamuhin ng tulong. Kahit pangkapikat ng ano. Tulungan kami dito. Kaya, sige. Kasi po yung kamag-anak po niya, wala-wala rin po. Trabaho po niyo. Nagtitinda lang po ng mga pasit kanto. Pag po bayaran na po, saan po kayo kaya ako? Yun nga po ang problema ko eh. Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha eh. Hindi ko po alam kung saan po kami kukuha ng pampalibing nito. Tapos yung pangkain-kain po nung nakikiramay. Mahal na Pangulo, tulungan mo po kami kahit kunti lang po. Tao po. Hihingi lang po ako ng tulong dito. Maraming salamat. Bakit ang anak ko? Bakit ang tatay ko? O ang asawa ko? Bakit sila? Ano ba ang kasalanan nila? Sumunod na tanong, papaano kami mabubuhay ngayon? Sumunod na tanong, anong hustisya ang pwede mag-abang sa amin? Iba't iba kanilang sitwasyon na napakahirap ng kanilang mga kalagayan, pero sila yung pangunahing natututukan ng baril, sila ang pangunahing nagiging biktima ng ganitong klase ng pamamalakad o pamamaraan ng pagresolba sa problema. Yung mga nagbibenta at saka big time na siyang pinakapinuno nito ay dapat yun ang hulihin, hanapin sila kung nasaan sila. We don't target a particular group or their social status in life or in the community. So, yung nagsasabi ho ng ganito allegation, alam ba nila yung structure ng isang drug syndicate? Alam ba nila kung ikaw ay mahirap, ang mayaman ba magtutulak ho ba ng droga sa baba kung siya ay may pera? So they have to look at that. They don't just say that anti-poor o ang target ay mahihirap. Yung time po yun, una niyo pong pinatulog yung panganay ko. Maya-maya dumating po si Kaya Jason, umupo doon, nakapagkwentuhan. Lakas pa nga po ng tawanan nilang dalawa eh. Maya-maya po dumating yung mga ano. Nung unang pumasok, sabi po, taas kamay. Tumaas po ng kamay yung dalawa. Nung pumasok po yung isa, bigla na lang pong binaril si Kuya Jason. Pagbaril po kay Kuya Jason ng dalawang beses, sindun na nila sinunod yung asawa ko, doon na nila binaril.
Tapos yung pagkabaril nila sa asawa ko, pinagbabaril pa rin nila si Kuya Jason. Nung paghawak ko po ng kamay sa asawa ko, inawakan ko po kasi yung kamay niya eh. Nung nakita po nung bumaril kay Kuya Jason, tinutok na po sa akin yung baril. Nagmakaawa nga po ako na, Kuya, wag naman po buntis po ako sa kapuna dito. May mga bata po rito. Kaya hinila po siya nung isa, yung unang pumasok. Lino! Nagbago ka sa, tumigil ba sa pag-aaral? Opo. Kailan sa tumigil? Nung 5 buwan na po yung tiyan ko. Yung pagbubuntis ko po. Paano mo napatunayan na tumigil na siya? Ano po, stay na lang po yung pagtaas niya sa trabaho, stay na lang po siya dun sa bahay namin. Di na siya lumalabas. Inaaskaso niya na lang po yung mga bata. Si Soren Keseyo po, 20 years old, dati po siyang cargador, nagbubuhat po ng taong sa market trip. 3 bata na iwan sa akin. Tapos buntis pa po. Masakit lang po sa akin kasi harap-harapan nilang pinatay yung asawa ko eh. Sa harap ko pa po talaga eh. Nagmakaawa naman po sa kanila eh, pero hindi naman po nila pinigyan eh. Paano ka ang mangyayari sa mga anak mo? Hindi ko nga po alam. Sana naman po makonsensya sila sa ginawa nila. Kasi hindi naman po ito ano, nagbebenta eh. Aminin ko gumagamit siya, pero nagbebenta hindi. Lahat ng pagkamatay na nasa labas ng due process ay isang extrajudicial killing. Ibig sabihin, hindi ito dumaan sa sinasabing due process. Karamihan sa kanila ay nagsasabi na nahihirapan silang makakuha ng mga leads sa mga investigation, particular na rin dahil doon sa sinasabi nating climate of fear. So maraming mga pagkakataon na kung saan yung mga testigo at mga kaanak, kahit na naging witness doon sa mga insidente, ay ayaw magsalita dahil na rin sa takot. Marami rin naman sa kanila, magsalita man ay limitado lamang yung maibibigay nilang detalye dahil hindi nila kilala or kaya nagkaroon ng mga paggamit ng mga, for example, bonnets or anything else that will cover their identities. Wala tayo sa Diyos sa mga anak, Espiritu Santo. Para lang sa unang-una ngayon, magpakailaman magpasa mo ng mga anak. Diba, mawari ni Sikoli na pinipumatang mga kaluluwa ng... Ginising po ako ng kamangkin niya na sabi may nagbarilan daw. Kaya sabay ako sa takbo ng mga tao dahil hindi ko makalain na kasawa ko pala ang kasama doon sa nabaril. Ano ang dadapnan niya? Nakabulagta na po siya eh. Sunod-sunod na dagok po yung nangyari sa amin. Okay na nga lang po na nasunugan kami. Importante, sama-sama pa rin kami. Kaso ang masaklap, pati asawa ko nawala pa. May nakakita po ba sa kung sino po ang tumatay sa asawa? Ang sabi lang nila, nakamas, nakaitim. Hindi ko po alam kung ano pong motibo nila. Alam ko hindi po talaga siya nagbebenta ng drugs. Magandang araw po. Kami po ay mga estudyante. Ang topic po ng thesis namin ay mga pamilya na naulila dahil sa programa ng gobyerno na Upland Double Barrel Alpha. Ano po yung pananaw nyo patungkol sa Upland Double Barrel Alpha? Sa akin, kung masusog po yung droga, okay, hindi po kami tutol sa ganun. Pero sana naman po, sinisiguro nila kung talagang yun ang target nilang ano. Hindi yung kung haka-haka lang o yung tinuturo lang sa kanila, tapos ayun agad ang aanuhin nila. Paano naman yung mga naulila niyang mga anak? Under our laws ngayon, sa revised penal code, ito ay mga insidente ng murder or homicide. Habang wala pa rin tayong isang extrajudicial killing law, dapat imbestigahan ng pulisya ang bawat insidente ng murder or homicide, mapakonektado man sa kampanya laban sa droga o hindi. May resulta ho kami. 6,011 cases, yung dati hong DUIs, ngayon ay homicide cases under investigation.
1,398 of these are confirmed drug-related. Krimen ng homicide and murder. Hindi naman hong nagsimula noong July 1 lang eh. Meron hong nagaganap niya kahit panahon pa hong ni Kristo. Nakakatawa na ganito ang reaction palagi. Hindi lamang ng PNP, no, ng ating gobyerno in general na total in denial na merong nangyayari extrajudicial execution sa Pilipinas. Tingnan na lang natin yung numero. Tingnan natin yung mga dami na pinapatay sa halos araw-araw. Kung hindi pa malinaw na merong mali at merong masamang nangyayari, eh, hindi ko na lang alam kung saan pa tayo hahanap ng tamang pagtingin at tamang datos. Kung sa palagay natin na nagda-drugs o nagtutulak, ba't hindi na lang po nila ikulong? Kahit ibulokin na lang nila sa kulungan. Hindi naman yung basta-basta na lang nilang papatayin o kung ano man, hindi po kami nagbibintang. Sa totoo lang, bago nangyari sa asawa ko, marami na po ditong na nabaril, sinabi na naglaban. Bakit po yung mga mahihirap? Halos marami sa mga mahihirap na namamatay dahil sa sinasabi nila sa droga nga. Porke po ba ay mahirap? Porke po ba ay hindi kayang mag-ano ng abogado? Hindi ho namin tinitignan yung estado ng sa buhay. Ang tinitingnan ho namin dyan, sino ho yung lumalabag ng batas. Paano sila magre-report? No? Powerless to mga to. Resourceless. So sa tingin nila, sino ang kikilos para sa kanila? Tingnan natin kung sino ang mga biktima. Kung anong mga klaseng lugar ang tinatarget. Saka nating sabihin na hindi ito gyera laban sa mga mahihirap. Isang araw sa amay, isang araw sa paalam dito. Pero namimiss po namin siya. Nasanay kami na dadating siya, uuwi siya, kasama namin siya. Diba sabi nga po, habang nabubuhay, may pag-asa. Tatagan namin dalawa ng anak ko. Total, kami na lang naman dalawa. Hanggat kaya ko, pag-aaralin ko yung anak ko. Palalakayin ko siya ng maayos. Inaalam kung ano yung katawan ng pinapatay nila. Parang wala naman po ngayong katarungan yung mga pinapatay nila. Sana po malaman po ni Pangulo Duterte yung mga ginagawa ng mga namamamatay ng tao. Pinadrug test po ng CAP nila, negative po. Yung mga maliliit na tao po ang pinapatay. Bakit po yung malalaking tao hindi nila anuin? Hindi nila mapatay-patay. Yung maliliit po, kawawa naman. Mabait po siya bilang asawa. Napakabait po niya sa amin. Kung saan ka man ngayon naroroon, huwag ka mag-alala sa amin. Te! Tandaan mo, mahal na mahal ka po na. Ay, mahal na mahal ka na. Hindi ko papapayaan yung anak ko. Kahit pala ko naalagaan ko pa rin siya. Mamal na mahal ko po siya. Dapat hindi niya binabaril yung hindi
sa drugs. And the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground. Sa isa pong pamilya na nadalo namin, ang sabi niya, ang mismong binoto ko siyang pumatay sa anak ko. Ibig sabihin yung kinakatawan. So naghahanap siya ng pagbabago pero naging biktima ang kanyang anak. Ipapadyos na lang po namin kung sino yung gumawa sa kanya. Kasi kapag nag-ano pa po kami ng kaso, matatalo lang po kami kasi wala naman po kami pero mahirap lang kami. Merong alternatibo sa katahimikan at sa takot. At ang alternatibo ay ang pagtindig, pagsama-sama, pagkilos.